what about? May Christian na nag-enroll sa akin ah. Genetics and evolution pa naman to, nag-enroll siya. Ang sabi ng professor ay, bago matapos ang klaseng ito, ng sente ito, itong Christian na ito ay hindi maniniwala sa kanyang Diyos. Pagkapasok niya sa classroom, magsabi niya, ikaw ba yung Christian? Sabi ng estudyante, yes sir. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay mabuti? Absolutely sir, ang Diyos ay sadyang napakabuti. Kung ang Diyos ay napakabuti, bakit maraming kagutuman? Bakit maraming namamatay? Bakit merong mga tao na nag-aabuso? At sabi niya, ang Diyos ay hindi mabuti. Ang Diyos ay hindi humihiran. At ang sabi niya, baging sa buhay ko, ang Diyos ay hindi humihiran. Kita mo na, hinayaan ako ng Diyos na masugatan? Pumutok pa itong noo ko? Alam niyo po, ito pong estudyante na ito, tumawa ng malakas. Pagkatawa niya, ang sabi ba naman niya, sir? Ang Diyos ay buhay. Pasalamat ka sa Diyos ko. Pasalamat ka sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. Sapagkat nilagyan ka niya ng troponin. Protrombin rather. Ang protrombin, mga minamahal mo po kapatid, kapag tayo may masugatan, yun po'y pumupunta po doon sa mayroon pong may sugat. Sa blood clot. At tapos po noon ay kanya pong i-close. Ikanya pong i-close yung tinatawag po natin may sugat. Gano'n man kalaki ang butas niya sa katawan ninyo na lumalabas ang dugo sa pamagitan ng protrombin. I-close niya po ito. At ang sabi niya ganito, alam niyo, Professor, kung wala kang protrombin sa katawan at walang nilagay ng Diyos na protrombin, sa pamagitan naman ng 15 seconds, mamamatay ka na. Sapagkat once na wala tayong protrombin sa katawan, kapag tayo pinasugatan ang ating dugo, titigas. At kapag yan po'y titigas, sa loob lamang ng 15 seconds, titigas yan sa kayong electronics na nabasa ko. At sabi ko doon, mga kapatid ko, ikaw po'y mamamatay. Ang professor ay napanganga. At ang sabi ng estudyante, ang Diyos ay tunay na manlalana. Kapatid ko, sa umabang ito, walang silbi ang paniniwala ko, walang silbi ang paniniwala nating lahat na merong Diyos. Diyos lang sa salita. Pero tayo hindi nananampalataya na merong tunay na Diyos. Ang nais ng Diyos, tayo ng lahat ay 100% na mananampalataya na meron pong Diyos. Mga kapatid ko, sa tuwing kayo po'y masusugatan, lagi niyong tatandaan, meron kayong protrombin. Ang protrombin na ito, design ng Diyos para kapag kayo'y masusugatan, kayo po'y hindi agad mamamatay. Amen? Grabe ang dakila ng ating Panginoong Diyos. Tunay na ang ating Panginoong Diyos ay buhay na matapat na naglilingkod sa atin. Mga kapatid ko, ito po ang the land of sin. Ang mga Israelites doon, bayan ng Diyos. At sila po'y tinawag ng Diyos na sila po'y umalis sa dami yun. At sa kanila po'y paglalakbay, meron po'y 2 milyon na mga Israelites ang naroon. At alam niyo po mga kapatid ko, sa ngayon sa Patriarchs and Prophet, ang mga tao po doon, yung iba naniniwala ang mayroong Diyos. Yung iba naniniwala ang Diyos sila. N-A, ito po'y Egyptian word na tumutukoy sa araw. Diyos nila ang araw. Merong iba po doon, sumama lang doon sa mga Israelites sapagkat gusto nilang tumama sa Egypt. At meron naman pong mga tao na sumama doon sapagkat nakukuryo sila. Ano kayang meron sa mga tao ito? Bakit sila ay aalis sa Egypt na ito? Yon ang mga kasama ng mga Israelites. Mga tao hindi naniniwala sa Diyos, mga tao hindi nananampalataya, mga tao ang nais lang ay maka-escape doon sa tinatawag nating Egypt. Kung kaya nga mga kapatid ko, sa kanilang paglalakbay, kanilang pong naharap itong tinatawag nating Red Sea. Ano ho? Red Sea. Ito pong Red Sea na ito ay sea. Tama? Yan. Hindi naman po kayo, masyado mo kayong seryoso. Eh, no? At sa ayon po sa Exodus chapter 14 verse 12, suko po sa inyo pong inyong Biblia. Exodus chapter 14 verse 12 and 13, ganito po ang magkakabanggit. Well, di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Egypto na sinasabi, mabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Verse 13, at sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na muling makikita magpakailanman. Mga minamahal ko po kapatid,
sa kanilang pagkakita sa tinatawag po nating Red Sea, halos lahat ng mga tao doon nag-complain. Nag-complain sila, Lord, inilabas mo kami sa Egypt at tapos ngayon nais mo kami mamatay dito sa ilang. Nakaharap sila sa Red Sea. Ang sabi ni Matthew Henry, wala na silang daan sa harapan, wala na silang daan sa kanilang kanan, kaliwa, maging sa likod, sapagkat ang mga tao sa likod ay mga Egyptian. Ang tanging daan lang po nila pataas. Ang sabi ng mga Israelites, Moises, dahil ba walang libingan sa Egypto kung kaya naman dito nila? Mga kapatid ko, kapag kayo nakaranas ng problema, kapag ako nakaranas ng problema, halos tayo lahat ay nagko-complain. Tama? Lord, bakit ako may pagsubok na ganito? Alam niyo po mga kapatid ko, sa panahon na tayo ay nagsasabing Panginoon at sa panahon na tayo ay nagko-complain sa panahon ng problema, tayo po isang tulad ng atheist na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Kapag kayo at ako ay mag-complain sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga temptation na kinakaharap natin, tayo po ay katulad lang ng isang atheist na hindi naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Ang problema nyo, marahil na 30,000. Ang problema nyo, marahil na kailangan nyo ng 100,000. Ang problema nyo, about sa pagkain ninyo, na ang per meal ay 40 pesos sa school namin. Mga kapatid ko, kayo po ba'y nagko-complain na ang araw ay lalang ng Diyos? Sino po naniniwala ang araw lalang ng Diyos? Aba, halos karamihan sa inyo, hindi nagtaas. Hindi ko alam kung ATS po yung lugar na ito. Kayo po ba'y naniniwala na ang araw ay lalang ng Diyos? Yes. Amen. Pansinin niyo po mga minamahal ko mga batid. Nakita niyo po yun? Yung blue sa bilog? Ang araw po ay binubuo po ng tinatawag natin isang milyong earth. Kapag pinagsama-sama po natin ang isang milyong earth, yun po ang size ng araw. Ang mundo, lalang ng Diyos. Ikaw, lalang ng Diyos. Ako, lalang ng Diyos. Tayo lahat, ilalang tayo ng Diyos. Subalit ang nilalang din ng Diyos ay sadyang napakalaki. Mas malaki pa sa inyo at mas malaki pa po sa tinatawag nating araw. Tayo po ay ilaan yan. Kapiranggod lamang. Ano? Ang Diyos ba nalalang kapag kinilala ninyo at kapag kinilala ko na ang Diyos ang siyang nilalang sa araw, ang problema po natin walang saysay sa kanya. Bakit? Makapangyarihan siya eh. Isa pa po. Betelgeuse. Ito pong Betelgeuse na ito ay pang-8 sa mga pinaka-brightest stars sa gabi. At ito pong ikalawa sa pinaka-malaking stars sa constellation po ng Orion. At alam niyo po, para mabuo ang Betelgeuse ay kailangan po ng 262 trillion Earths. Sipin niyo po yun ha. 262 na trillion Earths ang kalalabasan po niya na isa pong Betelgeuse. Napakalaki. Ang problema mo kapatid ko, maliit lang. Ang Betelgeuse, 262 na earth, samantalang ikaw nakatira sa isang earth. Pinoproblema natin ang damit natin, pinoproblema natin ang pagkain natin bukas, pinoproblema natin ang pabayad natin sa ating pong mga tuition fee, pinoproblema po natin ang ating pong mga panggasto sa araw-araw. Wala pong kwenta yan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay tunay na manlalalang. Ito pa po. Ito pong Bo Seti, hindi ko po siya mabigkas. Sinitingnan ko kagabi sa internet kung ano pong pronunciation niya. Pero hindi ko po siya makita. Ito po ay katumbas niya ang 2.7 quadrillion Earths. Dami, no? 2.7 quadrillion Earths. Ganun po ang size ng Bo Seti. At alam niyo po mga kapatid ko, ito po matindi ang Canis Majoris. Ang Canis Majoris, ito po ang pinakamalaking stars sa Milky Way. At kung atin po titingnan, 7 quadrillion na Earth, ganun ang size niya. Aha. Napakalaki na ang Canis Majoris. At alam niyo po mga kapatid ko, ha? Ang Canis Majoris, ano? Example po natin ang ating Earth. Ang size niya ay isang pieces ng rambutan. Masarap ang rambutan mga kapatid ko, pero maliit lang. Ano po? Pasinin po natin ha, 1.44, ito po yung space na na-occupy po ng isang rambutan. Ganun naman po yung space na kanya kong i-occupy. Times 10 over to the 39 pieces of rambutan. At ito po yung enough para po ma-cover ang entire Philippines. Mula Apari hanggang Sulo.
5 feet deep. Ibig sabihin, 5 feet na pinagpatong-patong na rambutan, mula apari hanggang ulo, ganun ho marami ang earth natin kapag ikumpara sa tinatawag nating Canis Majoris. At alam niyo po mga kapatid ko, napakarami pong rambutan. Sawa po kayo mga kapatid ko, yung iba malulunod na kasi 5 feet eh. 5 feet ang taas ng rambutan, mula apari hanggang usol, ulo, at yung pong mga rambutan, isipin niyo po yun yung earth. Ganun, karami. Earth, para pumabuo ang tinatawag nating Canis Majoris. Kaya po ano pong punto doon? Ang Canis Majoris, kung atin pong ikumpara, nakita niyo po yung tuldok na yun doon? Nakita niyo po ba? Maliit lang. At yung pong tuldok na yan, ay yan po ay ang araw. Napakaliit sa Canis Majoris. At mga minamahal ko po kapatid, nice ipunto ng Diyos sa bawat isa sa inyo at sa akin na ang problema ninyo, ang Red Sea na kinakaharap ng buhay ninyo ay walang kwenta sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya-kaya ng Diyos itong lagpasan. Amen? Kaya-kaya ng Diyos na isolve yun. Isipin nyo nun, Canis Majoris, 7 quadrillion earth kumpara lang sa problema natin, 20 pesos. Kumpara lang sa problema natin na 13,000 sa ating tuition fee. Mga kapatid ko, ano yung problema ninyo? Isipin nyo mga kapatid ko, ano ang problema na meron sa isipan ninyo? Ano yung problema na kinakaroon ng pamilya ninyo? Maliit lamang po yan sa ating Panginoong Diyos na lumalang ng langit at lupa. O kaya nga po mga kapatid ko, magtiwala kayo sa Diyos, magtitiwala ko sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Amen? Mararanasan natin ito. Tangi kung tayo ay mananampalataya sa kanya. Exodus 14 verse 14. Sundan niyo po ang mga kapatid ko. At ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Ipakikipaglaban ng Diyos ang mga Israelites. Ipakikipaglaban ang CAA Church sa mga problema. At ang gagawin ng CAA Church, kayo'y tatahimik. Ako ay tatahimik. Mga kapatid ko, ang salitang tatahimik ay halos salitang Hebrew word na kaurash. Kaurash. Nang ibig sabihin ay cease, conceal, be deaf, leave off speaking, hold peace, be silent, speak not a word, hold tongue. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid ko? Kapag kayo'y makaharap ng problema, huwag niyong isipin kung paano tayo tutulungan ng Panginoon Diyos. Huwag niyong tatanungin Diyos, Diyos, paano mo ko tutulungan? No! Nice ng Diyos sa panahon na tayo makaranas ng problema, hindi natin iisipin na paano at ano ang gagawin ng Diyos para tayo may tulungan. Kundi bumago sa ating kung gagawin, live off speaking, hayaan na natin sa Diyos yan. Naalala ko po mga kapatid ko dito po sa school, sa NLAP. Ang aking po kaibigan na theology student ay meron po siyang utang sa school na 25,000. At yun po ay aming pong final ata po yun, pre-finance, syempre. Kapag wala ka po permit, ay hindi ka po maka-exam. Pumunta po siya sa may DSF, ang sabi niya doon kay sa teacher doon ay, sir, kuha po ka ng permit, mababayaran din po namin yung utang ko po sa inyo na 25,000. Ang sabi pa naman ng teacher, ganito, sino bang nagsusuporta sa iyo, anak? Sinusuporta ka ba ng nanay mo? Hindi po. May sponsor ka ba? Wala po. Tinutulungan ka ba ng mga kapatid mo? Wala po. Wala pong suporta. Eh, paano mo mababayaran yan? Grabe ka naman, sir. Ang yaman-yaman na nagpapaaral sa akin. Eh, nung nasa langit. Alam niyo po, tumahimik yung teacher na yun. Pinirmahan ko yung permit at nakapag-exam ko siya. Mga kapatid ko, huwag nating paproblemahin yung tinatawag natin na babayaran natin. Hindi niyo problema yan. Problema ng Diyos yan. Pag binuhat mo ito, napakabigat. Kapayat pa ito, bubuhatin mo ito. Ibigay ko ito sa pabuhat mo sa iba, mabubuhat niya yan. Mga kapatid ko, nais ng Diyos na yung problema ninyo, huwag niyong buhatin. Sapagkat ang problema ninyo at problema ko, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. At ang Diyos ang siyang magbubuhat ng bagay niya. Amen? Pinapakahirap mo ba sa Diyos? E nilalab niya nga po ang Canis Majoris. 7 quadrillion earth ang kailangan ko doon. Mga minamahal ko po kapatid, ang tema natin ay may pinamagatang In God We Can. Sa Exodus chapter 14, verse 14, nice ipoin mo. Nice ipunto ng Diyos. In God We Can. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Diyos. Unang puntos,
Verse 15. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibig ka sa akin? Salitayin mo sa mga anak ni Israel na sila ay nagpatuloy na yumaon. Sa ibang version ng Bible ay, move forward. Sa ibang translation naman po ay, go forward. Unang puntos mga kapatid ko, in God, we can go forward. Mga kapatid ko, ang mga Israelites na kaharap dito po sa tinatawag nating Red Sea, at nais ng Diyos na mga Israelites ay mag-go forward. Bakit po? Kapag sila ay mag-go forward, nangangulugang sila ay hananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Nagbukas ang tubig, nag-go forward sila at nakatawid sila. Mga kapatid ko, minsan, kapag kayo makaharap ng problema, kapag ako makaharap ng problema, nag-i-stop na tayo sa gawain. Ano, ayoko na magsimba, kahit kong problema, di naman nakatulong ang Diyos na sinasamba ko, sayang lang ang oras na pinupunta ko sa church. Nung ako po ay nasa Labiling Tarlac, yun po ay kakatapos ko lamang po ng buwan daw dito po sa May Cavite, kakagaling ko lang po eh. Ay ako po'y nag-layman po doon sa May Tarlac. At alam niyo po, ako'y nag-lunch doon sa bahay po ng kapatid. Sorry. At alam niyo po mga kapatid ko, ako po ay kumain po doon sa kanila. Nakalimutan ko yung pangalan ng banda na yun. Masarap po siya magluto, lalo na ng pakapit, paborito ko po yun. Alam niyo po mga kapatid ko, pagkaupo ko doon sa kanila pong sala, meron po ko nakita ng health and home. Sino po mahilig magbasa ng health and home? Marami ano. Ang health and home, ang pinakapaborito ko lamang na page doon, yung pong tinatawag nating trivia section. Mahilig po sa mga trivia. Alam niyo po doon sa trivia na basa ko. Ang mga kangaroo daw, alam niyo yung kangaroo? Ano po, alam niyo, no? Yung kangaroo daw po, hindi marunong magpakuwal ng tuloy-tuloy. Isa, kaya niya. Pero pangalawa, mahirapan na siya. At yung kangaroo daw po, siya yung i-design ng Diyos na puro na lamang forward, jump forward, forward, forward. Hindi niya kayang mag-backward ng tuloy-tuloy. Kapag siya may pupunta sa likod, tanong siya pa ganyan at dederecho na po doon. Ngayon po mga kapatid ko, ano pong punto doon? Ang punto ganito. Nilalang ng Diyos ang kangaroo para maging example din nating mga Kristiyan. Ang karakter ng kangaroo, hindi marunong mag-backward. Tayo ng mga Seventh-day Adventist, sa panahon na tayo nakaharap ng problema, dapat hindi tayo marunong mag-backward. Bakit? Sapagkat ang Kristiyano ay nilalang ng Diyos para mag-move forward. Amen? Kaya ninyo at kaya kong lampasan ng pagsubok sa pamagitan ng Diyos. O kaya nga kung God we can eh. Mga kapatid ko, ang Diyos lamang ang dapat po natin sa palatayan. Tayo po'y maging tulad sa kangaroo. Isipin nga po natin ang mga times na kung saan sa panahon ng problema tayo po'y sumuko. Ilang beses po tayong sumuko na meron po tayong problema. Ilang beses po tayong nakalimot na manawagan sa ating Panginoon Diyos. Ilang beses po tayo na hindi na nalangin sa Diyos sa panahon mo na meron mong pagsubok. Ilang beses po. O sa panahon po ba ng pagsubok ay tayo po ba'y umakayaw na agad? O tayo po'y nananampalataya sa Diyos? Nais ng Diyos sa umaga ito kapatid ko na ikaw at ako ay manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Nais ko po magbigay ng isang analogy. Wala ba sa isang pong Muslim Buddhist at Jewish? Hindi ko po alam ang dami ang spelling ko ng Buddhist. Tama po ba? Okay. May isang spelling ko ba? Tama naman siguro, no? Okay. Meron pong nag-ipon-tipon ang Muslim Buddhist at Jewish. Sabi ng Muslim sa Christian, Christian, naniniwala ka ba na ang Diyos mo tunay? Sabi ko naman ng Christian, aba, oo, tunay yung Diyos ko. Malalala kaya yun. Aba, ang sabi naman ng Buddhist ay, hindi tunay ang Diyos mo. Sabi naman ng, yung isa na lang nasa unahan, kasi may mga kapatiyan tayo dyan, baka mamaya magalit sila. Yung, eto, yung letter M dyan, ang sabi nila, tunay ang Diyos mo. Aba, ang sabi ng Buddhist ganito, ganito ha, tipon tayo malapit sa bangin, okay? Pag tayo tatlo, niligtas ng Diyos natin,
second round naman, patunayan natin ang Diyos talaga tunay ng mga Panginoon. Bah, sabi ng Christian, sige, go na go ako dyan. Paalala niyo ba naman ang sabi ng ano, na pagkasuntuan nila, tatanong sila doon sa may bangin, eh yung bangin eh, merong mga patulis-tulis, yung mga tulad doon sa kuweba, may mga rock formation na matutulis, hindi ko alam kung tawag ko doon, basta isipin niya lang po mga patid ko. May mga patulis-tulis na ganun. Ang sabi ba naman ng letter M, sige, ako na mauna. Ang Diyos ko, tunay. Tunay ang Diyos ko. Sinigaw niya yung pangalan ng Diyos niya. Ayaw naman banggitin kasi may kapatid tayo dyan. Pagkabang mo na, 3-4 na. Ito na, 3-4. Hindi pa siya tinutulungan ng Diyos. Kalahati, wala pa. Band na ganito, wala pa. Pagkabagsak. Digo, patay, durog talaga, akala nyo. Bang, ang sabi ng Buddhist, oh, kawawa yung kapatid natin ba? Pege yung Diyos niya, dito na eh. Ang sabi ba naman ng Buddhist ko? Ako na mauna, Christian. Tingnan mo itong Diyos ko. Alam niyo mga kapatid ko, lumingon lang siya sa harapan. Christian, magbabago ka naman ang isip. Sasabihin mo bang peke ang Diyos mo? Pag sinabi mong peke ang Diyos ko, hindi na ako tatalon dito. Sabi ba naman, Christian, takot ka lang kaya eh. Tumanong ka. Tumanong mo itong Buddha. 3-4, wala pa. 1-half, wala pa rin ito nangyari. Bandang malapit na ho. Ayan na ho, ito na ho yung puso. Malapit na ho siya ganun. Bigla siya nasabi, Buddha. At siya po'y bumalik. Sinabi niya lang po, Buddha. Napabalik po siya. Ang Christian na katumawang ganun. Ang sabi ba naman ng Buddha, wala eh, tunay na Diyos eh. Yan ang tunay na Diyos. Tumutulong. Singa, sa iba, tunay ba ang Diyos mo? Sabi ba naman ng Christian, tunay ang Diyos ko. In the name of Jesus, tumalaw siya. Pandang three-word, wala pang nangyari. One hand, wala pa rin po. Nang malapit ang matusok, ang sabi niya, Buddha. Anong point, mga kapatid ko? Ang point mo, ganito. Hindi tayo nananampalataya sa Diyos. Pero sa ating pong mga labi, sinasabi natin tunay ang Diyos. Yup, totoo ang Diyos. Pero sa panahon ng mga pagsubok, pagdating sa life and death situation, nakalimutan na natin manampalataya sa Diyos. Kapatid ko, sa umagang ito, sa panahon na kayo ay magdadaw, sa panahon na ako ay magdadaw, sa panahon na tayo lahat ay magdadaw, sa ating Panginoong Diyos. Lagi nating iisipin na ang araw, ang kanis majoris ay lalang ng Diyos. Kung ito pong dalawang bagay na ito yung ilalang ng Diyos, na sobrang nakipangisa sa earth na kinakatayuan po natin, kaya rin ng Diyos na isolve ang araw ko. Mga kapatid ko, sa panahon na kayo may merong problema, ilagay lang po natin ang ating mga kamay na ganito at sabihin natin, in God, we can go forward. Ang sabi po ng Partners and Prophet, page 509, the secret of success is the union of divine power with human effort. Those who achieve the greatest result are those who rely most implicitly upon the Almighty God. Yun pong nakaranas po ng mga success, wala pong iba yung pong mga tao na nag-rely sa atin po. Kung ikaw at ako'y hindi magre-rely sa ating Panginoong Diyos, hindi natin mararanasan ng success. Ang church natin ay naghahangad tayo ng maging successful na mamahayag ng salita ng Diyos. Subalit hindi po iyon mangyayari kung kayo at ako ay hindi mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, ang Diyos kaya niyang isolve ang problem ninyo. Isipin niyo na po yung pinakamatinding problema na mayroon kayo ngayon sa umagang ito. At okay, i-compare po ninyo sa Diyos na lumalang ng lahat ng mga. Ikalawa po ito. 14 verse 25. At inalisan ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap. Nanupat sinabi ng mga Egyptyo, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon. Ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egyptyo. Ikalawang puntos.
In God, we can go. God is beside you. In God, we can go. God is beside you. Naalala ko po, meron po sa mga bata. Ang edad niya ay mag-aaral po siya sa prep. Sabi ko siya pumasok sa school. At yung pumbag niya, gusto niya, buhat-buhat niya yun. Ang sabi ng papa niya, ako na magbuhat niya, anak. Sabi ng anak, dad, ako na lang. So, ang tatay, hawak-hawak ang kamay na kanya pong mahal na anak. At sila pa'y pumunta ng school. Pagpunti na sa school, mga kapatid ko, pumasok agad itong bata at umupo doon sa silya. Mga lipas ng 5 minutes, tinitingnan niya mga kanyang mga tabi. Tinitingnan niya. At mamaya konti, siya po'y umiyak. Natakot po siya sa lugar na yun. Natakot po siya doon sa teacher niya. Di po ba kayo minsan, mga kapatid ko, nung kayo po'y mga bata pa lamang, ay naiyak kayo sa school? Di po ba? At gusto niyo yung nanay ninyo, katabi ninyo, eh yung tatay po niya ay lumabas ng room. At nandun lamang sa labas. Ngayon, ito pong batang ito, umiyak ng napakalakas. At ang sabi niya, Papa! At yung pong papa niya pumasok sa loob ng school at pinatahan. Sabi niya, Anak, huwag ka mag-alala. Nasa labas lang ako, binabantayan kita. Yung pong bata, nawala po yung takot niya. Yung pong bata, hindi na po umiyak. Bakit po? Sapagkat ang presensya ng kanyang ama ay malapit sa akin. Kapatid ko, kapag kayo at ako'y makaranas ng problema, kayang-kaya nating malampas ng Diyon sapagkat ang presensya ng Diyos ay malapit sa atin. Amen? Lagi nating iisipin na ang Diyos ay kasama natin, na tayo ay tutulungan ng Diyos para malampasan natin ang mga pagsubok ngayon. Isipin niyo mga kapatid ko, kunwari ang inyong girlfriend ay uuwi ng alas 12 ng gabi galing sa kanyang duty na nocturnal. Tapos noon ay matatakot siya umuwi mag-isa. Kinakabahan na siya, magti-text sa inyo na pwede mo ba akong sunduin? Dahil mahal mo naman siya, eh, susunduin mo naman siya at ihahatid. At pagkahatid mo, yung girl ay matutuwa. Bakit? Sapagkat nawala ang kanyang kaba. Sapagkat meron siyang kasama. Mga kapatid ko, minsan kapag tayo makaranas ng pagsubok, tayo kinakabahan. Malalampasan ko ba ito? Tayo kinakabahan na baka tayo may bumagsak sa mga pagsubok na yon. Sa panahon na hindi po itong iniisip, mga kapatid ko, lagi niyong isipin na ang presensya ng Diyos ay sumasayin. Alam niyo po mga kapatid ko, ang sabi sa Desire of Ages, page 464, in the manifestation of God to His people, light had ever been used as a symbol of His presence. Sa hermeneutics po, sa background ng pagtawid ng Israelites doon po sa dagat na pula, ang sabi po doon ay, ito po'y bandang magsasunset na, mga probably mga alas 5 hanggang alas 7, nang sila'y nag-start na tumawid doon po sa tinatawag nating dagat na pula. Sapagkat gabi po noon ay madilim. Madilim. At sa pagkakaroon po ng tubig, sabi sa writing si Ellen White, meron daw pong liwanag na gumagabay sa kanila sa itaas. At alam niyo po mga kapatid ko, ang liwanag na ito sa kaya sa Desire of Ages, in the manifestation of God to His people, light had ever been used a symbol of presence. Ang liwanag na nagliliwanag sa kanila sa kanilang pagtawid sa Red Sea, ito'y tanda na ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Nung kayo po'y nagka-problema, umaga po ba o gabi? Brother Sam, umaga. May araw ba nun? Meron. May liwanag? Meron. Yung liwanag ngayon, mga kapatid ko, tanda na ang presensya ng Diyos ay sumasin. Eh, Brother Sam, gabi ako nagka-problema. Yun bang ang tinatawag na tingguan, may liwanag din? Meron din. Yung liwanag ngayon, tanda na ang presensya ng Diyos ay sumasin. Mga kapatid ko, sa panahon na meron po tayong problema, ngayon po, ilan po sa inyo meron pong problema? Marami. Marami ako, may problema ko. Sabi araw ko sa mission ko. Eh, may liwanag. Ba? Tandaya lang presensya ng Diyos. Mga kapatid ko, kung ating iisipin yung pong light, ito po'y tanda po ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa isa pong tinatawag nating St. Peter Cathedral dito po sa London, nabasa ko po sa isang magazine na karami, ay meron po isang pong sikat na painter. Ang pangalan niya po ay si Mr. Holtman. At meron po siyang ginawang isa pong painting na ang pangalan ay The Light of This World. The Light of This World. At ang kanya pong dinawing mga kapatid ko ay isa pong pader na medyo may green lumot.
Tama yung green lumot. Kapag nababasa ng matagal, ngayon nakaabol yung green lumot. Tapos po noon, meron po doon tinatawag natin na pintuan. At sa pintuan na yon, papasok ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang itsura ng the light of His word. Tapos po noon, ito po ay inilagay sa St. Peter Cathedral dito po sa London. At lahat po ng mga painters, critics at maging pong media ay pumunta dito po sa may St. Peter Cathedral para tingnan ito pong tinatawag natin the light of this world. Meron pong isang critic ang sabi kay Mr. Holman. Mr. Holman, ang iyong renome ay magnificent. Sadyang napakaganda. Subalit mayroong kulang. Sabi ni Mr. Holman, ano ang kulang na ipinita ko? Sabi ng critic, nakalimutan mong lagyan ng doorknob ng pintuan. Ang pintuan ng renome ni Mr. Holman, wala pong doorknob. At ang sabi niya, hindi makapasok si Kristo sapagkat walang doorknob. Tumawa mo si Mr. Holman, tama lang siya. Ang sabi niya, ganda ng tanong mo, pero ang doorknob, wala sa labas, kundi nasa loob. Ang doorknob, mga kapatid ko, wala sa labas, kundi nasa loob. Hindi si Kristo ang magbubukas ng puso mo. Hindi si Kristo ang magbubukas ng puso mo. Tayo ang magbubukas ng puso natin para papasukin ang ating Panginoong Kristo. Binigyan niya kayo ng freedom of choice. Binigyan niya ako ng freedom of choice upang piliin kung papasukin ba natin ang ating Panginoong Jesus o hindi po natin siya papasukin. Ang tanong po sa umagang ito, ang ating bang Panginoong Kristo ay naninirahan na sa inyong puso at sa puso mo? Nakikita ba ang karakter ng Kristo na namatay sa cross sa inyo at sa akin? Mga kapatid ko, dalawa lang ang pwedeng manirahan sa puso natin. Kung hindi si Jesus Christ, si Lucifer. Kung hindi si Jesus Christ ang naninirahan sa puso ninyo, at kung hindi si Kristo ang naninirahan sa puso ko, si Lucifer ang siyang naninirahan sa puso niyo at sa puso ko. Mga kapatid ko, so baka magkaroon po tayo ng pagpili. Pipiliin po ba natin ang ating Panginoong Jesucristo na namatay sa cross? O pipiliin niyo po na kayo po'y patuloy na magkakasal? Ang Kristo na papasok sa inyong pong buhay, na inyong papasukin, siya ang solusyon sa lahat ng inyong problema. Ikalawang puntos, in God we can go, God is besides you. Exodus 14 verse 30, ito po yung pinakalas nating point. Ano po? 13:31 ang sabi po dito, gayon, inligtas ng Panginoon ang Israel ng araw ngayon sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na mga patay sa tabi ng dagat. Mga patay na ho, nandang ho ng mga Israelites sa mga bangkay ho na tinatawag lang yung mga Egyptian. Verse 31. At nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At ang bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod kay Moises. Ikatlo pong puntos. In God, we can go, praise and worship. In God, we can go, praise and worship. Mula sa chapter 1 ng verse 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang sa 29, wala po tayong mababasa na ang mga Israelite sumamba sa Diyos, nagpuri sa Diyos. At yung verse 1 going to verse 28, ito yung panahon na sila ay nakaranas ng problema. Simula lang sila po'y nakaranas ng problema, nakalimutan nilang sumamba sa ating Panginoong Diyos. Uminsan, mga kapatid ko, nakalimutan nating sumamba sa Diyos sa panahon na meron po tayong pagsubok. Tama? Kapag meron tayong pagsubok, kinakalimutan na natin mag-worship sa umaga, kinakalimutan na natin mag-worship sa gabi, nakalimutan na natin manalangin ng personal. Mga kapatid ko, sa panahon na kayo pa'y makaranas ng pagsubok,
Dapat po tayong magpatuloy na sumamba at magbigay ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa writings ni Ellen White, sa Letter 67, April 25, 1902, those who have so many battles to fight must be strong for service. Gain strength and help from the source of all power. If we trust in the Lord, we shall triumph. But if we trust in our strength, we shall surely meet defeat. The armor is prepared. Put it on and fight bravely for the Lord. Ang lahat daw ay nakaranas ng mga maraming problema ay kailangan maging strong sa service. Dapat po tayong magpatuloy sa pagservisyo sa panahon na meron kang problema, pumunta ka pa rin sa church. Rinig ka ng girlfriend mo at nakalimutan mo na pumunta sa church dahil doon. Wala kayong makain ng gabi niyon at ikaw ay hindi na pumunta sa church. Wednesday night, midweek, kailangan mong pumunta sa church pero may periodical test na bukas. Kailangan mong mag-review. Hindi mo alam, mga kapatid ko, pagdating ng midweek, doon pala ibubuhos ng Diyos ang kaalaman para makapasa ka sa periodical exam. Thursday, meron kang sabihin natin exam or next time mo kahit anong exam. Midweek, hindi ka nagpunta sa church, sabihin mo mag-review ako para makapasa. Pero hindi mo alam sa midweek pala, ibubuhos ng Diyos ang knowledge at wisdom para makapasa ka. May interview ka sa Thursday, o kaya sa Saturday, mag-prepare ako, maaga ko matutulong sa midweek para nagsagay maganda ang aking pananalita, maganda ang aking mukha sa interview na yun. Pero hindi mo alam, dun pala sa oras na ibubuhos ng Diyos ang blessings niya para makahanap ka ng trabaho. Mga kapatid ko, kung minsan kinakalimutan natin sumamba sa Diyos, ilan sa inyo mga kapatid ko dito ang meron pong kabisado 100 Bible God's Promises. 100. Meron po ba? Umamot si Sir. Siguro ay 10. 90. Meron po ba? Sa Amazing Facts na nabasa ko, meron doon po 2,000 plus na mga Bible God's Promises sa Bible. Ilan po ang ating kabisado? 50. Meron po ba dito kabisado 50? 30. Meron po ba? Babaan po natin 25. 20, meron pong nakabisado? 10, meron? Meron daw. Mga kapatid ko, 50 na memorize mong God's promises ay wala pong kwenta kung ikaw ay hindi mananampalataya sa ating Panginoon. Ang kailangan ng Diyos tayo mananampalataya sa Kanya. Sa panahon na meron tayong problema, mapapakita natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Sa panahon na meron tayong problema, Lord, thank you. Meron akong problema ganito na nagpapatunay lang na ikaw ang siyang tutulong sa akin. Mga kapatid ko sa umagang ito, ilan po sa atin ang patuloy na nag-worship, nag-praise sa ating Panginoong Diyos kahit meron po problema. Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ba'y natutuwa kapag meron po tayong problema? O tayo po'y nababanas? Tayo po'y inaasar? Kapatid ko, kung ikaw ay nababanas at ako'y nababanas, hindi po tayo tunay na mananampalataya ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Meron po isang analogy. Nang ako po'y nandito po sa Cavite, dito po sa may Maragondon, ako po'y unang nasa Indoan sa Maragondon Church. Meron po doon head elder, meron po siyang tinatawag nating magic fruit. Meron na po bang nakatingin nun? Magic fruit? Ito po'y kulay green, pero kapag mahinog ay kulay pula. Maliit lang. Maliit lang. Tapos ng mga kapatid ko, kapag yung tinikman mo, kinain mo, alisin mo lang yung buto. Kapag kumain ka po ng maasim, yung pong maasim magiging matamis. Promise, magiging matamis. Dito sa Enlang, ngayon may mga magic food din. Sayang, hindi ba ako nakapagdala? Kapag tumigil ka ng kalamansi, magiging matamis. Promise, kumain ka lang ng magic food. Opo, meron nga po ang kaibigan ko na nagloob, sabi niya, kumain ako ng magic fruit. Pumunta ako doon sa may tapat ng Enlac sa Karinderia. Doon kumain ako ng sinigang. At yung sinigang naging matamis. Ang sabi niya, Ma'am, mali po ang luto niyo ng sinigang. Napakatamis. Mga kapatid ko, ano pong point ko doon? Ito po yung point. Ginalang ng Diyos ito pong magic fruit with a purpose.
May purpose ang Diyos ang magic food doon. Bakit yun nila lang yun? At alam niyo po ang pinaka-purpose niya? It gives me an idea na ang purpose po ng magic food ay ganito. Kapag kayo'y nakakaranas ng maasim na problema, kapag meron kang magic food, kapag meron kang Panginoon sa ating buhay, kapag merong Kristo na niniraan sa iyong buhay, ang problema sa Diyang napakamalis. Bakit? Sapagkat yung Diyos natin na lumalang ng langit at lupa ay makapangyarihan sa lahat at kayang tugunan ang lahat ng ating pangailangan. Amen? Mga patid ko sa umakong ito, nais mo ng ating Panginoong Diyos na tayo pong lahat ay patuloy naman ang palataya sa ating Panginoong Diyos. Bago po ko dumako sa isang conclusion, nais ko pong tawagin ang isa po nating kapatid mo. Gusto ko po magbibigay po ng isa pong mensahe po ng awit. Nais ko pong damdamin po natin ang mensahe mo ng awit. Bigay po natin sa kanyang pagkakataon. Thank you.
meron pong isang lugar na ang pangalan ko ay Hampton Court Palace. Ang Hampton Court Palace ay isa sa mga pinakamagandang palace dito po sa mundo. At isa po sa kanila pong pinagmamalaki ay yung pong tinatawag po nating Maze. Maze. At alam niyo po mga kapatid ko, marami pong mga turista ang dumadayo po doon sa Hampton Court Palace Maze para subukan po ito. Ang maze ngayon ay gawa po sa mga bushes na matataas po talaga. At alam niyo po mga kapatid ko, ikaw po'y papasok po doon at ito pong maze na ito mahirap din na lusutan. Alam niyo po mga kapatid ko, kapag ikaw po'y pumasok po doon at ikaw po'y may maligaw, pagkapunta niyo po sa pinakagitna ng Hampton Court Palace, doon po sa meron pong puno na dalawa, sa gitna po noon, meron po doon apat na upuan at meron pong isang bell. Kapag ikaw po'y naligaw, doon po sa loob na yun, upo ka lamang po doon at hawakan mo ang bell at kalampagin mo ang bell. Tring, tring. At meron pong lalaki na lalapit po sa iyo. At ikaw po'y gagabayan na makalabas sa base na yun. Ang sabi ng awit, hold my hand. Ang base, ang problema na meron ka ngayon, kapatid ko. Na meron ako ngayon, kapatid ko. Ang base o problema ng ating pong buhay, hindi ninyo kayang lampasan. At hindi ko kayang lampasan. Tanging ang ating Panginoon sa Kristo lamang ang makatulong. Kayo po ba'y nakahandang kalampagin ng bell para tawagin ng Diyos na tulungan kayo? Kayo po ba'y nakahandang manalangin sa Diyos sa panahon na meron po kayong problema? Kayo ba ang lulusutan ng problema ninyo nang sa sarili niyo lamang? Kapatid ko, maliligaw nga ng sarili mong daan. Subalit kapag tinawag mo ang aming Panginoon Diyos, kapag tinawag mo ang ating Panginoon sa Kristo, tunay na ang ating Panginoong Diyos ay nalapit sa inyo para rin. Mga kapatid ko, bago po umuupo, nais ko pong imbitahan ang bawat sasay. Naisigaw po natin ang In God We Can Go, Go, Go. Okay po ba? Pagkabina mo ng please, sasabihin po natin In God We Can Go, Go, Go. Mga minamahal ko po kapatid, ang church na karanas ng maze ng problema, at yung pong mga problema na yun, kaya natin lampasan. 1, 2, 3, go! In God, we can! Go, go, go! Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa umaga.